Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa, ngayong umagang ito, patuloy tayong magdarasal sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang mga tahanan. Hihilingin natin sa Diyos na gabayan sila, at mamagitan si Santo Padre Pio para sa kanilang kagalingan. Ganon din po ating isasama ang inyong mga intensyon at mga intensyon na nagpamisa. Ngayong umagang ito, lalo na po yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo, at ng mga hahalagang okasyon sa kanilang buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao. At matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinanangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno
at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay, lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas sa mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ng iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na napatirpara sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag niya sa kanya at sa lahat ng nasa bahay. Nang gabing ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ng iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinuwalang gawain mo, magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Espiritum isusugo, totoo ang ituturo. Pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan.
Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko sa inyo. Susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahutulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bukod daw po sa pagkain, ang pagbabata ng hirap ay kasama rin sa kahinaan ng tao. Tingnan ninyo, subukan niyong huwag kumain ng 2 araw. Ang ilan sa iguro sa inyo ay mangangatal at iinit ang ulo. Ano ho? Hindi natin matiis ang bagay na yan sapagkat yung ating katawan ay talagang itinadhana o ginawa para lagyan ng nutrients sa pamamagitan ng iba't ibang pagkain. Ano? Ayaw natin ang nagugutom kasi pag nagugutom, masama ang epekto sa ating katawan. Ang iba naman, kaya yung mag-fasting. Ano ho? Pero, meron pa rin silang kinakain. Pero gutumin mo ng 2-3 araw, hindi na yan makakatiis. Talagang susubo at susubo ng pagkain. Bunga nito, maraming mga side effects itong dulot sa ating katawan. Kaya nga ang paalaala sa atin ay mag-diet. Paalaala sa atin ay magtimpi sa pagkain, lalo na kapag umiidad na. Lalo na kapag mataas na ang sugar, lalo na kapag mataas na ang cholesterol, ang triglyceride at iba't iba pa. Pero bukod dyan, meron pa tayong kahinaan na siyang malimit ay kinababagsakan natin bilang mananampalataya. Ano yun? Ang magbata ng hirap. Dito natetest ang ating pananampalataya o kalimitang natetest ang ating pananampalataya. Minsan tinatanong natin ang Diyos sa mga ganitong pagkakataon sa ating buhay. Hindi nga naman madali. Eh kung ikaw ba naman ang nag-a-undergo ng chemotherapy 3 beses isang linggo. Kung ikaw ay may sakit na cancer. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit sa buto. Sino naman nga ang hindi mapapadaing? At sino naman ang hindi makakapagreklamo sa sakit na bunga ng sakit na ito? O iba pang mga hirap sa buhay, kung ikaw ba naman din ang hindi alam kung saan kukuhanin ang kakainin sa buong maghapon, sino naman nga ang hindi makakadaing sa kabila ng iyong paghihirap o sa kabila ng iyong pagsusumikap? Kung ikaw naman din nga ang palaging inaaway ng iyong asawa, binubugbog, o di kaya ay ina-abuse, kung hindi man physically ay psychologically or emotionally, sino ang kakayanin na batahin ang lahat ng ito nang walang biyaya ng Diyos? Ngayong umagang ito, mga kapatid,
ang ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa ay sa kahinaan nating magbata ng hirap, huwag nating makakalimutang number one, ialay ito. Bilang pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus sa krus. At ikalawa, tawagin ang banal na Espiritu para kayanin nating pasanin ang mga hirap na ito na pwedeng magdala sa atin sa mas malalaking pagkakasala katulad ng kawalan ng pananampalataya at pag-question sa Diyos sa tuwing tayo'y daranas ng mga ganitong karanasan. Hindi madali yung narinig nating pinagdaanan ni San Pablo at ng kanyang mga kasamahan. They were persecuted because of their love to preach the good news. They were persecuted and they were sentenced to die as martyrs of the church. Dahil lamang sa kanilang pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Bilang tao, sila rin for sure ay natakot. Sila rin for sure ay tinanong ang Diyos, ano bang kabuluhan ng mga bagay na ito? Sila rin for sure, katulad natin, ay dumaing sa hirap ng kanilang pinagdadaanan. Pero papaano nila kinaya ang hirap na daladala ng kanilang paniniwala sa ating Panginoong Jesus? For sure, they were guided by the Holy Spirit na siyang nagbigay sa kanila ng lakas, ng fortitude, ng strength in the midst of their suffering to continue preaching the resurrection of Jesus. Yan ay ipinangako ng ating Panginoong Jesus. Anong sabi niya sa ating mabuting balita? Susuguin ko sa inyo ang banal na Espiritu upang siyang magpatunay sa katotohanang dala niya bilang anak ng Diyos. At hindi lamang yan ang dala ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang katotohanan o ng banal na Espiritu sa pagsugo ng ating Panginoong Jesus at ng Diyos Ama sa atin. Ang banal na Espiritu rin ang gagabay sa atin sa mga oras na tayo ay nahihirapang magbata ng ating mga pasanin sa araw-araw. Kaya nga ngayong umagang ito, mga kapatid, huwag tayong basta susuko lamang sa mga pasaning dinadala natin sa buhay. Huwag tayong mawawalan ng pananampalataya at huwag tayong lalayo sa Diyos sa mga oras na tayo'y nagpapasan ng mga bigat na daladala natin, whether yung mga pasaning yan ay bunga ng ating pagkakamali, ng ating kahinaan, o bunga ng ating mga nagawang kasalanan, o bunga at kagagawan ng ibang tao sa atin. Huwag nating sisihin ang Diyos sa mga karanasang tayo ay nagkasakit at nahihirapan. Huwag nating questionin ang wisdom ng Diyos kung bakit tayo ang nalugi sa negosyo, kung bakit tayo ang naghihirap bilang nagmahal o nagkamali ng minahal. Sa halip, hingi natin ang gabay at inspirasyon ng banal na Espiritu para malampasan natin ang mga pagkakataong katulad niyan. Sapagkat
ang sinuman na nagbabata ng kanyang hirap alang-alang kay Kristo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag nating basta igiba up ang ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay dahil lamang sa ating kahinaan. Sa tuwing tayo natutukso na kumain ng labis sa pangangailangan natin at sa tuwing tayo'y natutukso na give up sa mga pagsubok na daladala natin sa buhay, hingi natin ang gabay ng banal na Espiritu upang palakasin tayo ng Diyos at malampasan ang lahat ng mga ito bilang katulad ni na San Pablo at kanyang mga kasamahan, maging saksi din tayo na ang Diyos hanggang ngayon ay nananatiling buhay sa piling natin dahil sa ating magandang halimbawa ng pagbabata, ng hirap at pagtitimpi sa sarili bilang kanyang tagasunod. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito din ay tumahimik na ang puwon ay tumilig. Bilang upo Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin.
Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magtitiwala kailanman.
panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansandambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosisis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa pangapatalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana.
Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultation sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa Grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang